Magandang umaga sa inyo mga lamat ng YouTube. Welcome dito sa Sarap TV channel. At ngayong video nito, meron tayong mga nakuhang mga bagay-bagay. Bakit nagiging accent ko na naman si ano? Ngayong araw nito, meron tayong sabihin natin konting i-unbox lang na item na dumating sa atin within 2 hours lang. Yan, within 2 hours lang meron. Mas pala ako. I didn't notice. Kasi galing ako sa labas kanina. So, syempre, kailangan natin mag-ingat-ingat. Kailangan natin magkaroon ng mga protection sa ating mga pagmumukha. Pag tayo lalabas sa bahay. Kasi, di ba? Stay safe, stay at home. Yan. Yan ang ating mga hashtag for the next few videos. Anyway, kaya tayo kumuha ng video to. Quick video lang to. Quick unboxing video lang to. At quick review nung isa sa mga lumalaganap na isa sa mga pinakamura na gitara sa merkado. Which is, malalaman natin sa videong to kung okay ba siya, or kung hindi ba siya okay, or kung worth it ba siya for beginners, or... Konting disclaimer lang, hindi ako professional na gitarista, pero siguro naman sapat na yung background ko na isang bahista at gitarista dati nung banda ko nung high school at banda ko nung ako'y lumaki na. So, isang malaking shoutout sa inyo, Cross Fingers. You're the best band in my band. Yeah. Ika nga ni Mrs. Without further ado, here's my unboxing video of the Davis guitar. Of the guitar. Let's do this. Ayan! So, nakapasok na kayo dito sa video no. Umabot na kayo no after ng intro. Pwede na natin buksan yung item. Pero baka natin buksan, baka hindi nyo pa napipindot yung subscribe button dun sa baba. Yan, somewhere there. Yan, pindutin nyo yung subscribe button. Kung mamaya, pagkatapos itong video, kung nagustuhan nyo yung video, click nyo yung like. Tapos, share nyo na rin kung meron kayong gustong pag-share nitong video na to. O kaya, mag-comment kayo sa baba kung anong feedback nyo dito sa video na to. At dun sa item na yan, box natin. So, let's do this. Yan, tararan. Para sa mga nakakilala sa akin, pinadaan ko lang yung ano, binatog ba yun o ice cream. Kasi naghahanap buhay siya. Gahanap buhay din naman tayo, pero hindi lang tayo monetize. Alright. Matagal na po ako nag-gitara, high school pa, siguro mga year, siguro 1990s pa, 1999. Pero ang gitara ko rin noon, yung... Ba't nandiyan ko rin? Baka yung nagtitinda ng gulay sa amin. Tapos nung college, naging bahista ako. Up until after college, nagbe-bass na ako. Tapos yung mga bass ko, kung hindi nyo na napapansin, hindi na sila nag-exist. Ito sila, oh. Pam, 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 pam. Yan. Lahat ng yun, lahat ng bass na yun ay naging bass ko for the past previous press. Pero sa kasamaang palad, due to bad decision making, wala na sila lahat. Kaya ngayon, balak natin ibalik lahat yun. Ewan natin kung kailan nga makakuha ng bago na yung bass guitars and law of attraction nga daw, di ba? Attract nyo lang. Pero kung meron, merong isang brand na naglalabas ng mga P-bass, which is ang isa sa mga paborito kong bass style or bass guitar. Kasi yun yung swak na swak sa tunog na gusto ko. Maliban sa strings na Ernie Balls. You have balls if you use Ernie Balls. Yan. Okay, mag-unbox na ako. Isang malaking shoutout nga pala sa ating Facebook Marketplace. And itong gitarang to ay aming sa amin ni AirPod dahil kami mga buruyong na sa araw-araw. Siyempre, kailangan ng mga bagong-bagong bahay. Hindi yung mangungumpuni lang ng mangungumpuni. Si Ma'am Leia May, maraming salamat sa inyong fast replies sa aking query para dito sa gitarang ito. Maraming salamat, transaction. Pero maraming salamat sa inyo. You're the best. And kung ano mo yung pinag-usapan natin, sa atin na lang yun. Para sa mga hindi nakarinig kanina, ang gitarang ito ay ang Davis acoustic guitar. Pa-pa-pa-pam! Ayan o, Davis. O, laki-laki o. Davis! Ano na? Davis! Davis! So, yung package nila, merong non-padded guitar bag. Nakikita nyo yung mga murang-murang gitarang basic guitar. Ito yun. Natural wood color. Ah, nakalimutan ko yung wood na ginamit. Lalagay ko na lang sa baba kung magkano nakuha to. And kung gusto nyo kumuha para na rin sa inyong guitar needs, message nyo na lang. Actually, ang tagal ko nang hindi nagigita. Meron akong mga broken guitars dito. Pero yung maayos na gitara, ito pa lang uli. Let's do this! Guitar time! Guitar time!
yan. Gumagamit pala ako ng pick ha. Hindi ako yung mga plucking experts dyan, yung mga gumaganon-ganon. Nope. Wala kayong i-expect na sobrang lupet na mga bagay dito sa video to. Basic lang. Basic review, ito ang G. Ito ang C. Ito ang D. Ito ang D sustained. Awry. Ito ang A. Ito ang E. Ito ang F. At ito ang G. Kalimutan ko pala yung B. Yuck! Bobo ka ba? A, B, C, D, E, F, G. Solo action siya ha. Para yung mga kalyo ng mga kabataan ngayon. Kasi baka naman nagigitara kayo. Tapos low action o kaya mataas yung action. Yung action, yung taas ng gitara, ng string. Nagkaroon kayo ng mga linya-linya sa kamay. I-post nyo sa social media na ang hirap-hirap ng buhay nyo. Okay, so medyo mag-jam-jam lang tayo ng konti. Makikita nyo yung tuhod ko ng konti. Pero okay lang, hiyaan nyo lang muna. Ito ang pamagat ng ito ay sana alam ko pa yung chords. Konting ano lang. Poor Man's Grave, intro. Ang model pala nito ay Davis JG-38C. Yon. So ito yung model ng gitara. Mukhang okay naman siya. Para sa akin, yung tunog niya basic, hindi mataba, hindi manipis, hindi rin masyadong malata. Take note ha, masyado. Kasi meron mga mumurahing gitara na pag in-strum nyo ng ganun, ang maririnig nyo niya, alam yung tunog tae na agad. Ito hindi ganun. Buti naman. Konting adjustments na lang siguro sa tono. Yung mga ano niya, parts niya is made of plastic and metal. Yan. Ito usually metal kasi to. Yung nakalimutan ko yung tawag dito yan. Pero plastic yan. Siguro para ma-reduce ng konti yung cost. Tapos meron din siyang, ayan, lagyan ng strap. Plastic din yan. Pros dito sa ano na to. Ang positive lang dito sa ano, sa gitarang to. Mura siya. Para sa tunog niya. Hindi kasi yung daliri ko. Tapos, at para sa mga con, unang-una, kung malaki ang kamay nyo, ganyan, at ganito ang gitara nyo, junior size, boom! Kitang-kita nyo na, di ba? Medyo, iniipit tayo dyan eh. Medyo iniipit, iba nyo naman eh. Nga pala, by the way, junior size siya. So, yung mga malalaki ang mahaba, ang mahaba ang daliri dyan, yung mga kadalirian nyo, eh mahaba, tulad ng mahabang daliri ko, eh, medyo baka mahirapan lang kayo. Baka lang naman, pero kung mga professional kayo na hindi ko katulad, eh, wala namang problema, wala namang magiging problema. Sintunado! Ah, ang con niya, wala siyang truss rod. Kung iisipin kong, kung babalikan ko yung naging isang gitara ko dati, naging isang gitara namin dati, wala rin siyang truss rod. Kung naabutan niyo yung time na may nilalak yung mga gitara, yung mga nakaganon sa balikat, yun siya. Yun yung isa sa mga dumadaan na naman yung motor. Yun yung isa sa mga gitara nung unang panahon na anytime, wala pang Shopee Lazada, meron na silang on-hand cash on delivery service. Yun. Malaki ang diferensya ng tunog noon dito sa tunog nito. Mas maganda to. Parang pwede ka nang mag-record nito eh. Pwede kang mag-record gamit ng gitarang to. Para dun sa mga gustong gumawa ng videos or yung channel nyo eh more on music tapos nagsisimula pa lang kayo, pwede nyo sigurong i-try to. Siguro dito ko natatapusin yung video. Kung natulungan kayo ng video na to para makapag-decide dun kung anong bibili nyo, at least meron kayong option na isa. Kung medyo
below budget kayo, eh pwede naman to. Or meron naman din namang iba, pero yun. Again, maraming salamat sa panonood. Kung nakaabot ka dito sa video na to, maraming salamat. Don't forget to hit the subscribe button kung gusto mo ng ganitong mga klase ng video. Nakita niyo yung daliri ko, yan. Nandiyan yung subscribe button. Pati yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na upload natin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.